So, yung mga financial goals natin, tatapatan natin yan kung saan natin pagkukunan ng budget. No? So, ano yung source of income for that? So, when we match our financial goals with source of income, ito yung mga possible sources niyan. It could be from employment, entrepreneurship, or investments, or end investments. Pwede namang multiple, di ba? So, kailangan mong i-determine, will you get this from active income or from passive income? Usually, ako, ang ginagawa kong guide, kung ang goal mo ay need, then active income ang panggagalingan yan. Pero kung ang goal mo ay want, then passive income yung panggagalingan yan. Okay? So, matching your financial goals with your source of income. So, titingnan mo ano ba yung mga characteristics of investments para talagang magkaroon ng maayos na matching, no? At titingnan mo na yan with your source of income, tapos magpo-project ka, and you will adjust your time frame accordingly, no? Kung ano yung lalabas. So, how do we do this? As an example, so, sa matiwasay na retirement, ang budget natin kanina ay 50,000 pesos per month, no? So, pag nag-retire tayo. So, saan natin kukunin yan? Pwede natin yan kunin, 15,000 pesos, yung bahagi niyan ay manggagaling sa SSS. Yung bahagi ng 35,000 pesos ay manggagaling naman sa rental income. So, yan yung ano natin, ano? Yan yung pupwede nating ilagay na source of income, in particular for the retirement. Okay? So, eto nga, sagutin ninyo, may plan of action ka ba sa bawat source of income na nabanggit sa iyong financial plan? Kasi hindi maganda na nagpa-plano-plano lang tayo, pero wala namang action plan. And this is where the community and reminders would come in, ano? In our achieving the financial goals. Kasi yung focus-focus, that is on the planning side, eh. Kailangan natin ng community and reminders. So, meron ba or wala? Siyempre, dapat meron ang sagot natin dito. So, which brings us to our fifth step in financial planning, which is implementing and monitoring your progress. Okay? So, implementing and monitoring your progress. So, gagawa tayo ng financial plan, action guide, and we have to communicate our financial plan to our family members for buy-in, para hindi lang tayo yung gumagawa towards those financial goals, no? And this will also avoid conflict within the family, kasi pag alam nila kung ano yung plano nyo, plano mo, nakapagkasunduan nyo bilang pamilya, iwas away yan, di ba? We motivate and inspire ourselves to achieve our financial goals. So, bigyan natin ng example, ano? Ano yung pupwede natin na action guide. So, doon sa source of income na 15,000 pesos per month, ang action guide natin dyan ay patuloy na magbigay ng maximum contribution sa SSS. Kasi pag maximum contribution, meron ka pang mga 30 or 40 years na paghuhulog dyan, I'm sure maaabot natin yung 15,000 pesos, no? Tapos yung 35,000 pesos na rental income, ano yung action guide natin dyan? Maglaan ng 10% galing sa sweldo para makaipon ng pang down payment sa rental property. Humanap ng iba pang pagkakakitaan o sideline para mapabilis ang pag-iipon sa down payment. Magpursigi sa trabaho para mabigyan ng prioridad sa housing loan ng kumpanya na gagamitin pampagawa ng rental property at mag-apply sa Pag-IBIG ng housing loan. So, di ba, pag ganyan kasi ay malinaw na eh kung ano yung mga gagawin natin at mas mapapadali yung buhay kasi automatic, di ba, hindi tayo nahihirapan. Okay? So, kung gusto nyo pong makuha at gawin itong financial plan na ito, i-type nyo lang ang financial plan sa Vince Rapisura Facebook Messenger para sundan yung instructions kung paano makuha yung financial plan. Ako po ang inyong financial guro, si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Pusuan at ilike ang ating video at ishare nyo na rin para dumami ang makinabang. Ask nyo na din ang friends nyo to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. SEDPI is an accredited collection agent of SSS and Pag-IBIG. Para mag-remit ng inyong contributions, just type SSS or Pag-IBIG in Vince Rapisura Facebook Messenger and follow instructions. Hulog na para may maayos na foundation for savings and retirement.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito, subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.